walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Kamusta po? Maligayang panunood sa aking channel. At ito ay ang episode 337 sa ating series sa pagbisita sa libingan ng mga sikat. Sa yugtong ito, tayo nagbalik sa Manila Memorial Park sa lungsod ng Parañaque upang maganap ng mga kilalang individual gaya ng ating mga bayani, dating artista, mga awit, politiko, atleta at mga negosyante na nakalibing sa bahaging ito ng Metro Manila. Halika't sumama kayo upang muli nating sariwain, ipagdiwang ang buhay at bisitahin ang huling antungan ng isang veteranong broadcast journalist na pinaslang habang papauwi sa kanyang bahay sa Las Piñas noong Oktubre taong 2022. Matatagpuan, sa gitnang bahagi ng sementeryo sa kahabaan ng Bougainville Avenue ay ang huling antungan ng broadcast journalist na si Percy Lapid. Si Percival Carag Mabaso o mas kilala bilang Percy Lapid ay sinilang noong 14 ng Marso taong 1959. Siya isang broadcast journalist na kilalang kritiko sa pamamalakad nila Pangulong Duterte at Marcos sa kanyang matapang na mga komentarista patungkol sa korupsyon at irregularidad sa gobyerno at sa pagpapatupad ng drug war ng administrasyon sa pamamagitan ng kanyang palatuntunan sa radyo na Lapid Fire sa himpilang DWBL. Si Lapid ay veteranong reporter at komentarista sa radyo sa loob ng maraming taon mula pa noong dekada 80 bilang mamamahayag sa maraming himpilan ng radyo kabilang ang DWIC at DZRJ at bilang kolumnista sa pahayagang tabloid na Hataw. Si Percy Lapid, umabanan! Lapid Fire! Papatuloy tayo mga kaibigan, ang sabi ni Digong nyo, gulo nito rulo blo eh. There is no need, well, deklara na terorista itong CPP-NPA. Madalit sabi, hindi niya kinikilala, ang hindi niya nirirespeto ang rule of law. Katulad si Kibuloy, ha? Mga kaibigan, kapending na kaso sa Estados Unidos yan. Human trafficking, bibigat ng kaso ni Apollo Kibuloy sa Amerika. Ang request for extradition para dyan kay Kibuloy. Oh, ito, kwentong Vic Rodriguez naman tayo. Yung masaklap na pagbagsak. Balita natin, mga kaibigan. Isang balita na tanggap natin, nag-resign na Executive Secretary Victor Rodriguez. Umano ay inisyu sa kanyang service vehicle ng gobyerno ay binawi na rin. Lana, mga kaibigan, hindi na siya entitled dahil mukhang pati yung pagiging chief of staff niya tablado na. Bigan, wala na naman tayong oras. Diyan po tayo muli pansamantalang magpapaalam. Babalik po tayo Lunes alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. Sa ating pong FB Live alas 10 ng gabi hanggang kung anong oras po tayo matatapos. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi, Robin Padilla! Nagmamahal sa'yo.
Si Lapid, 63 taong gulang, ay pinaslang ng hindi nakilalang mga kalalakihan noong gabi ng ika-3 ng Oktubre taong 2022. Noong Linggo, isang Joel S. Corial ang sumuko sa kinauukulan noong 17 ng Oktubre taong 2022 at umamin sa pagpatay. Inginuso niya rin ang magkapatid na Edmond at Israel Dimakulangan at isang Orly na kanyang mga kasama sa krimen. At nagsabing isang middleman mula sa loob ng kulungan sa Bilibid ang siyang nag-utos sa pagpatay. Bakit mo na ang gawa niyo? Kasi po, lumabas na po yung mukha ko sa TV po. Dahil lumabas, ano nangyari? Natakot ka ba o... Natakot po ako. Sino nag-utos sa iyo? Galing po sa loob, sir. Sa Bilibid po. Okay, sino mga kasama mo? Si Israel po, Dimakulangan at si Edmond Dimakulangan at si Orly po. Orlando. Hindi ko po alam ang tunay niyang anong apelyido. Kasi po, sir, yung ano namin po doon usapan, kung sino po ang matapat doon sa Percy po, siya po ang babaril. Natapat sa akin. Eh sabi naman po, pag hindi ko binaril, ako po ang papatayin. Binaril ko na po si Percy. Ano binayad sa'yo? 550 po. 1,000 po. Sa lahat na po. Ano kayo madami? Bali ano po. Kasama po yung sa loob, bali 6. So may natanggap ka bang pera pagkatapos? Opo, inulog po sa bank account ko po, sa BDO. Magkano yung napunta sa'yo? Kasi po sir, natihati namin po. Magkano yung napunta sa'yo? Is, yes. 140 po sir. Magkano? 140. Ang krimen na ito ay hindi pa rin nalulutas magpasangga ngayon sa araw ng paglathala ng episode na to. Sa mga susunod na yugto, ipagpapatuloy natin ang pagbisita sa Cementerio del Norte sa Manila at libingan ng mga bayani sa Taguig. Abangan sa channel ito at magpo-post din kami ng ibang mga video sa pagdalo natin sa Biola Memorial Park at dito sa Manila Memorial Park sa Parañaque. Salamat sa panonood. Maaari lamang na mag-subscribe kung gusto niyo ang channel na ito. Pagkita kita tayo sa ating susunod pang mga pagbisita sa mga namayapang sikat at iba pang personalidad.